Hello guys, ako pala si Sir Jun at welcome sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng bagong video. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang fundamental operation on subtraction of integers. Sa pag-subtract ng integers, meron lang tayong isang simpleng rule na nagsasabing subtraction is defined as the addition of the negative of the number. So, medyo nakakalito, di ba? So, para hindi kayo malito, ipapaliwanag ko ito sa pamamagitan ng mga halimbawa. Para sa una nating halimbawa, meron tayong positive 5 minus positive 3. So, sinasabi sa ating rule na ito ay addition of the negative of the number. So, ang gagawin natin, copy natin yung positive 5. Pagkatapos, yung minus sign, gagawin nating plus sign. Tapos, itong positive 3 ay magiging negative 3. Then, from this point, ipapalo na natin yung rules na ginagamit natin sa addition of integers. Rule number 2 to be exact. Kukunin natin yung difference ng absolute value or positive equivalent ng dalawang number. Absolute value ng positive 5. Okay guys, actually we are now using the addition of integers rule number 2. Absolute value ng positive 5 is positive 5. Then, absolute value ng negative 3 is positive 3. Tapos, kukunin natin yung difference between 5 and 3. So, operation is minus. So, difference nila ay 2. Then, attach the sign of the larger number na 5. Tapos, yung sign ng 5 is positive. So, attach natin dito. So, the final answer is positive 2. So, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa. Sa ating second example, meron tayong positive 13 minus negative 5. Copy, positive 13. Then, minus, magiging plus. Then, yung negative 5 ay magiging positive 5. Then, proceed na tayo sa rules na ginagamit sa addition of integers. So, pansin nyo guys, they have the same sign. So, rule number 1. Just add the two numbers equals to 18. Then, attach yung common sign nila, which is positive. So, the final answer is
Magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa. Para sa ating third example, meron tayong negative 21 minus positive 7. Kagaya ng ginawa natin sa example 1 at saka 2, copy natin yung negative 21. Tapos yung minus operation ay maka-convert into plus. Tapos yung positive 7 ay magiging negative 7. Then, next, meron silang parehong sign. So, just add the positive equivalent of the two numbers. Pag kinuha na natin yung absolute value ng negative 21 at saka negative 7, ito ay magiging positive 21. Plus positive 7. Then, kukunin natin yung sum ng dalawang number. Yung result ay, pagkatapos niyan, dahil magkapareho sila ng sign, which is negative, attach natin dito ngayon yung sign nila, which is negative. So, the final answer is negative 28.